Magandang araw sa ating lahat. Ito may gagawin tayo isang spin dryer. Nilagyan ko yan ng basahan pang testing natin kasi sabi ng may-ari pag ginagamit daw nila ito, ito ay nagwawala. Hindi nila makontrol. Naglalakad kusa, sabi niya. Ayan, umikot naman po yung spin tub. Obserbahan po natin. Ayun nga, nagwawala nga. So, malamang ang sira nito ay sa beluset o sa kanyang balancer. Yun ang tingnan natin. So, diretso na tayo. Check natin kung okay pa ba yung beluset nito. Ayan po. Okay naman po yung beluset nito dahil bumabalik o lumalaban pa naman pag hinihila yung spin tab. So, dito tingnan natin sa ibaba. Ang nagiging problema, ayan, yun, natanggal yung spring ng balancer, oh. Natanggal yung spring mula doon sa base ng balancer. Yun ang dahilan kung bakit hindi na balance yung pag-ikot ng spin tab ng ating spin dryer machine. So, bali yung focus ng ating repair ngayon ay i-repair natin itong balancer. Okay, so ang gawin natin dito ay i-disassemble natin itong spin dryer machine, tapos ipakita ko sa inyo pag ma-disassemble na. Ayan, na-disassemble na po yan. So, bali, natanggal na po natin yung kanyang spin tab. Dito tayo mag-focus sa ating i-repair itong spring. Okay. So, bali, babalik natin yan. So far, tinatry ko yung iba, okay naman. Yan. Hindi po sila natanggal. Ito lang talaga. So, ang gagawin natin dyan, ibabalik lang natin yan sa base. Tapos, lagyan natin ng ano, pampatibay ng pagkapit para hindi siya kaagad maano, matanggal. So, natanggal na po natin yung spin dryer motor. Ayan, ipinapakita ko sa inyo na itong isang balancer, yan, yung spring na yan, yan po ay babalik lang natin yan dyan sa kanyang base. Okay, sige, paling gagawin natin, iikutin natin yan para makabit natin siya ulit. Ayan, naikabit na po natin yan. Oo. So, sinigurado natin na kakapit yung spring sa base. Tapos, lagyan natin yan ng stick glue para mas matibay yung kapit ng spring doon sa base para hindi siya kaagad matanggal kung gagamitin ng spin dryer machine. So, dito ipinapakita ko sa inyo na nilagyan na natin ng glue stick o stick glue yung ating spring at saka base ng balancer. Ang purpose po niyan ay para hindi po matanggal kaagad yung spring doon sa kanyang base. Ito, mag-testing na tayo. Hindi ko na ipinakita yung pag-reassemble ng spin dryer machine o nung ibang parte. So, dito, ipapakita ko na sa inyo yung pagtesting ng actual kung okay ba yung ginawa natin. So, nilagyan lang natin ito ng basahan para pan-testing natin. Tapos, ayan, sara na po natin yung cover. Tapos, i-turn on natin yung kanyang timer switch. Ayan, umikot na po yung spin tab. At saka kung tingnan natin dito sa ibaba, ayan, okay na po yung play ng ating spin motor. Yan, hindi naman po nagwawala yung ating spin dryer machine. So, ibig sabihin, okay po yung ating ginawa doon sa balancer ng spin dryer machine. At kung titingnan natin, nag-drain na po yung tubig mula sa drain hose.